A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you a comprehensive tutorial on how to use hlookup and vlookup in one single command function. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly education. Okay, first open muna tayo ng ating mga Microsoft Excel. And in this presentation, nakapag-ready na ako ng ating data para hindi na tayo tumagal ng sa pag-i-input ng ating information. Okay, so this data, paalala lang po, this data is only an example at wala pong katotohanan ito. Now, so start na tayo. So first, gagawin ko lang itong final grade niya. I-average ko lang by clicking itong automatic symbol ng sum. Then select nyo lang itong average and highlight nyo lang itong first quarter hanggang third quarter, fourth quarter. Then ito na ang grade natin. Then copy-paste nyo lang siya hanggang dito sa baba. And my average grade na tayo. So my final grade na. So i-format ko lang siya at medyo lalakihan ko lang. Okay. So yan yung ating data. So now, tuturuan ko kayo kung paano i-combine ang dalawang formula, yung VLOOKUP at saka HLOOKUP dito sa sample data natin ng student records. Okay, so first dito sa student name, gagawan muna natin ito ng list. Okay, list menu or list data. So para hindi na tayo mag-encode-encode, but surely pwede naman tayo mag-encode dito. Parehas lang sila, pero para hindi na kayo magkamali at hindi kayo mahirapan para sa pag-memorize ng pangalan, igawin na lang natin siyang list, no? So click lang natin dito sa column na ito, select natin itong data, then click natin itong data tools or data validation. And punta tayo dito sa data validation na ito. Then, piliin natin o palitan natin tong any value ng list. Then, after that, ang source natin, piliin nyo lang ang list ng names. Ito yun. Highlight lang natin itong mga names hanggang sa dulo. Then, press enter and click OK. So, iyan na ang ating list. Na so, pwede na natin itong mamaya pwede na natin itong merge, no? So i-merge natin siya mamaya, but as of now hindi muna. Next is the grading period, same procedure, gagawin natin siyang data list, then click natin yung data, then data validation, change the any value to list, and the source will be first to final. Okay, so yan lang yon, yung column 6 natin, row 6 rather. Then click enter and click OK. So ang kung mapapansin nyo, sa list, sa student name, pag kinlik ko ito, nandito na lahat ng pangalan. For example, si Anna. Grading period, for example, final grade, no? So yan yung pagpipilan. Now, itong grade na ito, ipapakita natin dito kung ano yung grade ni Anna sa final grade. Kung gusto nyo makita ang third grading niya, pwedeng ito lang ang papalitan natin sa grading period. So using the two formula, combined two formula, which is the VLOOKUP and the HLOOKUP, mailalagay natin dito sa grade level na ito or sa grade niya, no? Kaya VLOOKUP and HLOOKUP kasi dalawa ang pagpipilian niya. So mayroon tayong dalawang options na kung saan hahanapan ng formula para mahanap yung tamang sagot para dito sa hinahanap natin. So paano gamitin to? Na-discuss ko na dati ang HLOOKUP at saka VLOOKUP. But in this presentation, i-review ko lang kayo kung paano natin ginawa. Ang VLOOKUP muna tayo, ah. So ilalagay ko muna VLOOKUP. Okay, so sa VLOOKUP, dito sa baba, ang ilalagay natin HLOOKUP. Diyan natin lalagay yung review. So let's say review function command. Okay,
So ito yung gagawin natin ngayon. Re-review lang natin. So sa VLOOKUP, paano natin siya gagawin sa VLOOKUP? So equal sign, type the word VLOOKUP, then open parenthesis, then sabi niya lookup value. Ano yung lookup value? Ang lookup value natin is yung hinahanap natin. Tinatanong natin kung sino yung hahanapin nating name. So, ang hahanapin natin name ay yung student name. Ito yung sa taas na ginawa natin. So, yan ang lookup value natin. Then, press comma. Then, table array. Ano yung table array? Saan niya hahanapin? So, i-highlight natin itong table nito, itong data na ginawa natin. So, yan ang table array natin. Then, comma. Then, sabi niya, column index number. So, pang anong hahanapin natin? So, this is column 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, for example, pang 6 ang hahanapin natin dahil final grade. So, column 6. Then, comma ulit, sabi niya, range value natin. If it is true, ang ilalagay natin, approximately match daw. And false, exact match. So, exact match ang kailangan natin. So, ilalagay natin ang false, then close parenthesis and press enter. So sabi niya 81 daw si Ana. So ito si Ana, 81 ang final grade niya. Okay, so yun yung VLOOKUP. Sa HLOOKUP, ang gagawin natin equal sign, type niyo ang HLOOKUP, then open parenthesis, lookup value. So ang lookup value natin ay itong grading period. So click natin ito. So, yung final ang nakalagay dyan. Then, after that, press comma. Sabi niya, ang table array natin, kung ang sa VLOOKUP is lahat, ang table array natin ay itong column, ay row 6 hanggang row 7 lang. So, yun. No? Then, after that, press comma. So, row index number. So, anong index number? So, ito yung row index. So, ito yung 1. At saka ito yung row 2. So, sa row 2 ang kailangan natin. So, 2, then, comma, and range ulit true or false. So, false ang ilalagay natin kasi exact match ang ilalagay natin. So, the answer is, pag in-enter natin ay 6 kasi 6 ang final natin. So, row, column 6. Okay? So, kung 1 ang kailangan nyo, so ito is column 1. Pag in-enter nyo yan, final grade ang nakalagay. Okay, so yun ang paano paggawa. Now, pag kinumbine natin siya, halos parehas lang, mauuna si VLOOKUP followed by HLOOKUP. Okay, so dito na natin ilalagay sa grade, yung combined. Okay, so first equal sign, VLOOKUP, open parenthesis, hahanapin yung lookup value. So, itong student name nasa taas. Followed by comma. Table array. So, lahat i-highlight ko ulit. Then, comma. Now, diba dito sa VLOOKUP nilalagyan natin ang column index at saka range lookup. Sa pag-combined, hindi muna natin sila lalagyan. Ang gagawin nyo, ilalagay, idudugtong nyo na si HLOOKUP dito. So, after ng table array ng VLOOKUP, ilalagay natin si HLOOKUP, then open parenthesis, lookup value. Si ang lookup value natin ay yung grading period. So ito yon. Then comma. Then after that, table array yung kanina. So itong row 6 hanggang row 7. Then after that comma. So ang call or row index number natin ay 2 and comma ulit, then the approximately match natin or exact match ang ilalagay natin. So ang ilalagay lang natin ay false, then close parenthesis. Now, dahil itong false na ito ay sa HLOOKUP ito, so ang gagawin natin ngayon para magkaroon din ng range lookup ang VLOOKUP natin, lalagyan ulit natin siya ng comma, then lagyan natin siya ng false, then close parenthesis. Yan po ang formula ng ating combined VLOOKUP and HLOOKUP formula or function kumandito sa
Excel. Then if we press enter, lalabas siya 81. Pag pinalitan ko itong Ira, final grade ni Ira is 83. So kung nakikita nyo is 82.5. So pwede natin siyang i-format by clicking this one, decrease to decimal places. So yan yan, dahil naka-whole number siya. Then i-adjust natin. So palitan na, highlight natin siya. I-bold natin, palakihan natin ng konti. Let's say 16. Then pwede nyo na siyang i-format into merge center natin siya. Then align left. Ganun din dito sa pangalawa. And ito, i-merge center lang natin siya. Ngayon, pag nilagyan natin, for example, palitan natin itong si Daniel, yung name. Then, ang grading period gusto mo lang siya makita ay third quarter lang. Mapapansin niya ang grade ay 89. So, tingnan natin dito, ito si Daniel. Ang third quarter niya, ito yun, is 89. So, kung papalitan niya si, yung quarter niya into second, 88 daw, ito yung 88 ni Daniel. Pag nilagay natin ang final grade, napapalitan siya into 88. So, kahit alin sa list ng names natin, pwede nyo siyang ilagay at magsisearch siya kusa. Okay? So, ganun lang kadali kung paano i-combine natin ang VLOOKUP at saka HLOOKUP function dito sa Excel. So, kung gusto nyong hindi nakikita ng mga estudyante itong data nila para hindi nila makita ang mga grades ng kaklase nila, gaya nitong sa second sheet na ginawa ko, parang ganito na lang gagawin nyo. Ito lang yung information sheet na nakikita ng estudyante. Then, hahanapin nyo lang siya. For example, si Jonathan, third quarter or fourth, second quarter, ito lang nakikita niya kung ano yung grades niya. Okay, pagpapalitan nyo, for example, final grade, yan yung grade niya. So, kung gusto nyo i-whole number, i-decimal, i-decrease nyo lang yung decimal places at magiging whole number na siya. So, every time na papalitan nyo ng pangalan at anong quarter ang gusto nyo ipakita lang sa kanila, lalabas din dyan sa data na yan. So, at least secure yung ibang information, ibang data ng mga ibang estudyante. So, sana may natutunan ulit kayo sa ating tutorial na ito. At sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko, maraming maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.